parol na nawalan ng liwanag ang pakiramdam ng lalaking ito. Ang naiwang 700 piraso kasi sa 10,000 parol na ipinagawa sa kanila na nagkakahalaga ng halos 50,000, bigla-bigla na lang daw kinansela ng umorder. Last day na namin kagawa. Tapos na. Ayan, pick up na yan. Bukas. Hindi niya tuloy alam kung paano mababayaran ang mga nagtrabaho at kung mababawi ang kanyang puhunan. Magpapasko pa naman. Kaya sa sama ng loob, naglasing siya. Sa maluha-luha niyang litrato, nakarelate ang maraming nakaranas na ring maagrabyado. Hindi man lang nila naisip na naghirap din yung tatay sa paggawa. I believe in karma. Dapat i-report yung buyer na yun. Dapat mapanagutan talaga ang mga may gawa niyan sa'yo, tatay. Agad naming tinunton ang lalaki sa viral post. At dito sa Central Market sa Santa Cruz, Maynila, natagpuan namin siya na may hangover pa. Siya, si Maximino. Ayaw nilang kunin yung parol. Inaipos ko po yung sa malalob ko talaga. Okay lang, pero yung pagod namin, magtatrabaho ka alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng gabi. Hindi ko matanggap. Bigla na lang sabi na, huwag ka nang gumawa. Hindi na namin kukunin yung parol. Araw-gabi magiinom, siyak na iyak. Sabi ko sa kanya, lakasan mo loob mo. Halos magdamag akong umiiyak. Pinaawat ako ng asawa ko. Titigil din yan pag naubos ang luha ko. Sabi ko, pagising pa rin ang umaga kanina. Wala pa rin. Iyak pa rin. Nanginayang ako eh. Ang daming parol yun. 700. Iniisip ko baka kung anong gagawin niya. Sobrang stress niya. Kaya nga binabantayan ko siya lagi. Pagtitinda ng gulay at picture frame talaga ang negosyo ni na Maximino. Pero simula raw nung nagka-pandemya, sa paggawa na ng parol, ibinuhos ni Maximino ang kanyang oras. 1993, ako lang po yung gumagawa din Central dati. Tapos gumaya sila. Namamad na itong mga kamay ko. Gawa na itong matusok ka ng, okay, mapukpok mo ng lais, martilyo. Ito po, matigas na ito, tapos manin na yan. Wala nang pakiramdam. Ang tubo nila rito, 20 pesos kada piraso. Kahit papaano, malaking tulong na raw ito sa pinoproblema niyang ihahanda sa Noche Buena. Yun parol po, mahina po. Suerte na lang kanino yung order yung tao. Kung sa'yo natapat, suerte mo. Kasi ilang gamit sa labas yung gumagawa. Pero ngayon talaga, hindi ako kumita. Hanggang nitong Oktubre, 6 silang parol maker sa Central Market na kinomisyon para gawin ang 10,000 na piraso ng parol. Ang nakatoka kay Maximino, 1,000 piraso na kailangan niyang matapos bago mag-December 15. Una na raw niyang naibigay ang 300 sa mga ito. Pero laking gulat niya nung nitulang Martes, hindi na pinick up ang 700 pang natirang parol. Nagkaroon siya ng aberya, pag pick up ng parol, hindi sila magkatugma ng listahan, may nawawala, 500 pieces, yun. Pina-stop na ako. Yung buyer naman, hindi na kumuha. Halos gumuho ang mundo ni Maximino nung kinansel ang order. Lalo pat ang ipinampuhunan niya rito, inutang lang din niya. Dagdag problema rin ang pasahod sa 8 nilang tauhan na nagpuyat sa paggawa ng parol sa loob ng 3 buwan. Sinabi ko sa mga tao ko, wala na, hindi na ako kukunin itong parol. Pero kahapon, nagpasahod pa ako sa kanila. Di bali na ako mawalan, sabi ko. Basta masahurin ko kayo, sabi ko sa kanila. Nasahuran ko naman sila, pero mababang pera lang yung binigay ko. Isang tao, 8,000 lang. Pero nakakayaman, wala akong magagawa. Nagagalit po kami. Kaya pinuntahan po namin, gusto namin ng malinaw na sapat. Sabi niya, babayaran ko lang sa'yo, 19,000. Kasi yung 10,000, may deposit po sila sa amin na nakinuha nung magpagawa. Tapos yung baro ko, hindi nila kukunin. O pwede kang mag-file ng estafa under Article 318 of the Revised Penal Code for Breach of Contract and Damages. Kilalanin mo mabuti yung kakontrata mo. Maaari din, kumuha kayo ng surety or ng guarantor para kung sakasakaling hindi niya kayang bayaran, meron ka pang isang taong pupuntahan. Sinubukan naming kunan ng panig ang contractor ng nagpagawa ng parol.
nandito kayo ngayon para pag-usapan yung tungkol sa nangyari. May pinirmahan akong kontrata na third week of November kailangan i-pull out na. Nag-down ako ng pera sa inyo, ito pirma mo pa to. Lakay, Maxi, down payment, 10,000. Tinanggap niya yan, di ba? Ma. Oo, tinanggap na. Ito yung mga na-pickup niya, bayad siya lahat. 43,362, lakay. Ang binayad ko sa iyo. November 21, magkano binayad ko sa iyo? 21,900, di ba? Meron yung lahat na pinagawa niya sa akin. Kailangan niya lahat, yung, pero walang nanlogos. Ayon yung pickupin. Paano ko pick-pickupin? Overdue na tayo. Sabi ko, lakay, stop na kasi nagkakagulo kami ng buyer ko. Sabi niya, hindi, tatapusin ko na lang to. Diniretso niya eh. Pina-stop mo ako ng December 11, pero ang parol ko, papunta na kami sa CB na nagpiraso. Gusto nang ipapulat na 3,000, wala akong maibigay. Kahit na magpunin yung kanya, 700, kung tanggapin pa po ba yun? Dahil kulang na rin puno. Ikaw ba lang kanya, sinabi ang kanya na may deadline, 15. Hindi mo alam na meron akong kontrata doon. Na hindi ako tumupad sa usapan, ako magbabayad ng damage permission sa kausap ko. Ang due date natin, third week of November, kailangan i-pull out na. Nakiusap ako ng atrenta, pumayag. Ng asingko, pumayag. Nakiusap kasi kayo. Nakiclear sana yun na, oh ito na yung last day. Huwag na kayong gumawa, ganun po. Ikaw, nagsasalita ka, hindi mo naman kasi alam. Kasi nabihan ko yung asawa mo. Eh, December 11 po yun. Oh, December 11 ka nagsabi. Eh kasi December 10 gusto na i-pull out. De syempre nagkakulong, nakikiusap ako para madagdagan yung haba. Lahat naman tayo nawalan dito, hindi lang naman ikaw. Yung sabi mo din na pupunin yung parol ko. Kasi nga may sakit. Hindi naman ako nagkagalit sa inyo, ha. Nanahimik na lang ako. Ako rin, nanahimik. Nahimik na lang ako, yun lang. Kasama ko dalawang buting. Umiiyak ako nung mag-isa lang. Walang dumami sa akin ko. Kausap din naman natin yung mga tawa natin. Naiintindihan din tayo dahil lahat tayo nawalan eh. Hindi natin na sakto sa araw yung order. Oh, so okay na. Yes, pwede. Wow. Samantala, pagka-post ni Maximino ng kanyang mga hinanakit online, hindi niya inasahan na marami ang nakaintindi sa kanyang pinagdadaanan. Dito na unti-unti ring dumagsak ang mga tulong para sa kanya. Hindi nga ako makapaniwala po kasi ang dami pong tumatawag. May nagtatanong, bibigyan nila sa... Hanggang nito lang Biyernes, ang 700 niyang mga puti at pulang parol... pinakyaw ng City Hall ng Maynila at isinabit pa sa mismong barangay ni na Maximino. Hindi na ako mamroblema. May matitira man ako pera pang Pasko na lang po namin. Hindi naman kalakihan. Papabayaran ko yung utang ko na 85,000. Sobrang saya po namin. Salamat po ako kay Mayor. Samantala, nag-abot na rin kami ng tulong pinansyal na sana makatulong sa kanila. Lalo't nangangamba si Maximino ngayon dahil pagkatapos ng Pasko, ang inaasahan niyang dagdag kita sa parol, mawawala na. Pag nakita ko isang barangay na gawa ko po yung parol, masaya po ako doon. Kasi pag may nakita talaga maraming parol, wantuhanin po sila. Mabuti na lang at sa ganitong masasakit na pangyayari, may sumisilip pa ring liwanag at pag-asa. Salamat din sa mga mabubuting loob. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.